Hello everyone, mabuhay! This is Gaze Alarteca. Welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good evening, good afternoon. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking videos. Maraming salamat po sa mga returning viewers ko, sa mga bagong subscribers. Thank you so much sa support. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit at kung sino ang dapat sisihin sa pag-withdraw na Miss Planet Philippines Wilbur Tolentino sa Miss Planet International. Nakakaloka kasi yung eksena. Sayang lahat ng effort nila. Sayang yung mga pictorial. Sayang yung mga projects. Sayang lahat ng pinaghandaan nila. Dahil nag-withdraw sila sa competition dito sa scam. Nakakaloka. Scam nga ba ang Miss Planet International? Nakakaloka. Sino nga ba ang dapat sisihin? Sino ang dapat managot? Bago muna ako mag-hanash guys, nandito muna ang statement ni Mr. Wilbur Tolentino kung bakit sila nag-withdraw sa kompetisyon ng Miss Planet International 2022. Please watch this. Ayan na guys, napanood na din nyo o sino dapat ang sisihin o sino dapat ang managot sa nangyari kay Miss Herlyn Nicole Budol. Para sa akin guys, lahat sila ang pwedeng sisihin. Sino pa ba? First na unang sisi, etong kay Mr. Wilbur Tolentino. Hindi ko naman sa pinag-aano ha, kakakumpit lang niya si Binibini Pilipinas. Bakit atat na atat siyang ilaban agad si Miss Nicole Budol internationally? Eh napakabata pa naman ng batang ito. So, hindi muna tinapos ang kanyang reign sa Binibini Pilipinas bago siya mag-compete internationally. Talagang, in the first place mo lang guys talaga, nung nabalitaan kung kukumpete internationally, hahanda ba si Nicole? Parang na-stress nga siya doon sa Binibini Pilipinas. Ano pa kaya pag internationally? Tapos ganito ang nangyayari. Talagang nakakaloka. Second na dapat sisihin, ang Miss Planet International. Nakakaloka lang talaga. Dapat ano talaga no, dapat pag magpa-pageant kayo ay sigurado at lahat ng contestant ay nasa ayos at kailangan walang issue. Kung meron man ay mga minimal lang. Kasi pag magpa-pageant tayo, hindi tayo mapahiya sa ibang country eh. So ngayon, ganyan na ang nangyari. Ano pa ba ang magagawa nila para bumalik sila sa kanilang eksenang pa-pageant? So talagang tuluyan na silang mawawala sa sa universe, sa planeta na ito. Na pang-pageant nila. Oh my gosh, nakakaloka talaga ang Miss Planet International. Hindi lang kayo putyo-putyo, scammer pa kayo. Pero in the other side guys, huwag na tayo magsisihan. Kasi siguro ginawa naman ang lahat ni Mr. Wilbur Tolentino para mapabuti itong si Miss Nicole Budol. Kaya lang wala na talagang eksena. Talagang walang nagawa yung yaman niya para maituloy ang kompetisyon kasi hindi niya na siguro kinaya ang sitwasyon. So, good luck na lang kay Miss Nicole Budol sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Sali ka ulit sa national pageant, ibang national pageant, ang daming national pageant. At mara sa next year, Miss Grand International, Binibini Pilipinas, Mucha ng Pilipinas, Miss World Philippines, Miss Universe Philippines, Miss Philippines Earth. Ang daming national pageant na pwedeng salihan at dapat huwag laging magmadali na mag-compete internationally kasi in God's will, kung gustong-gusto mo talaga at nasa puso mo talaga ang pag-compete internationally, ibibigay talaga yun. Kasi palagay ko talaga, yun yung rason eh, yung minadali, yung rush
lahat na lang rush. Kaya ayon ang eksena na scam na budol si Nicole Budol. Ayan na guys, maraming salamat sa pagpapanood sa akin at sa pakinig sa aking opinion. Ano guys naman ang inyong opinion? Comment down below kayo sa pagdating dito ni Miss Nicole Budol sa Pilipinas. Oh my gosh. At talaga lang namang naaawa ako sa bata kasi ang dami nilang struggle na pinagdaanan this year sa pagkamatay ng lola niya, sa binibining Pilipinas, sa mga bashing. Tapos ganito pa ang mangyayari sa kanya sa Uganda. So, naaawa talaga ako sa kanya. Kaya I'm so sorry talaga sa nangyari sa kanya. Kasi yung mga nakapalibot sa kanya ay talagang hindi siya ginaid ng mabuti. Wala naman akong sinisisi kung ano. Kumbaga, nagbigay lang ako kanina kung dapat sisihin. Pero deep inside, siguro ito na talaga yung nakadadhana sa kanya na mangyari sa buhay niya. Kaya ganyan ang eksena. Kaya... sana bigyan pa siya ng kalakasan, ng lakas ng loob, ng courage na sumali pa sa pageant at makapag-compete internationally. Kasi isa ta talaga tong nakakalokang eksena at saka trauma to sa kanya, sa totoo lang. Kaya good luck sa iyo Miss Nicole, Herlyn Budol. Sana ay maka-move on ka na agad. Oh my gosh, talaga. Ako yung naaawa sa kanya kasi... ganito yung sinapit niya. Pero support pa rin kay Miss Herlyn Nicole Budol. Mahal natin ang mga beauty queen sa Pilipinas. And there you go guys. Comment down below kayo kung ano ang mga eksena hanash ninyo at mga violent reaction ninyo sa naganap at nangyari kay Miss Nicole Budol. Maraming salamat guys. This is Gay Salakega. Maraming salamat sa pagpapanood. Paalam!